Honda Beat mga paps, dating 41,000 pero good news dito, naka-promo sila. So naging 38,000 na lang yung bentahan nila. Ayan yung itsura niya. Tapos sa monthly, nasa 1,843 years. Pero ang good thing dito, less 500 once na updated yung bayad mo. So nasa 1,316 na lang monthly mga paps. Ayan, may makukuha ng Honda Beat dito. Meron din sila rito mga paps, Suzuki Raider R150. Itong isa na to, halos nasa 2.8 na lang pumapalo. Tapos pagdating sa Honda Click na 125cc nila rito, ito naka-promo rin to eh. Dating 53,000 yung bentahan nila, ngayon nasa 48,000 na lang. Monthly niya ng tatlong taon, nasa 2.3 less 500. So more or less, nasa 1,829 na lang for 3 years. May makukuha ka ng Honda Click 125. Dito sa bandang dulo mga paps, sa mga naghahanap ng combi brake na Honda PCX 160 na repo, dito mga paps, meron din sila rito. Tapos dito sa bandang likod mga paps, meron sila rito ang Honda ADB. Ito, nasa 105,000 na lang yung bentahan, no? Tapos dito sa bandang gilid, meron dito halos fresh na Kawasaki Barako 175cc repossess units pa rin to mga paps. Pagdating sa location, na dito tayo ngayon sa 13 Martires Motor Trade Branch, dito sa warehouse nila. Madali lang siyang puntahan mga paps, kasi tapat lang siya ng City Hall ng 13 Martires. Tapos dito sa side na to, makikita mo na tong roll up ng mga repossess motorcycle nila. Tapos ang maganda pala rito mga paps, pwede po kayo dito kumuha ng installment basis na motor kahit hindi kayo taga dito sa 13 Martires Cavite, as long as kayo may provide yung hinahanap nila na requirements. Sa requirements naman mga paps, napakadali lang. Kailangan mo lang mag-provide ng 2 valid ID, proof of income para makakuha ka rito ng installment basis na motor. And then kung gusto mo ng cash basis, pwede rin yan. Pumunta ka lang dito, tapos magdala ka ng isang valid ID, libutin mo tong warehouse nila, and then pag may nakrusunodahan ka, pwede mo nang bayaran. And then sa proseso mga paps, pwede kayo dito mag-apply through online. Yung online application nila, iniwan ko na dyan sa comment section. I-fill up mo lang and then i-submit mo. Once na i-submit mo yan, automatic naman mga paps, i-schedule ka nila ng CI. Tapos kung sakali naman na makapasa ka sa CI, kailangan mo pong pumunta dito sa branch nila mga paps, ha? Kasi hindi po sila nag-deliver ng unit. Kumbaga, kung ano in-apply mong unit, ikaw po pupunta niyan dito para maiwi mo. Tapos ang maganda rito mga paps, pwede ka rin mag-walk-in dito. Mas maganda yan para sa akin, para makita mo syempre na actual yung unit. Same process lang din sa online mga paps, mag-fill up ka lang na application form. Then once na nakapag-fill up ka na, i-schedule ka rin na CI. Tapos ayun, once na-approve na yung CI mo, pwede ka nang pumunta rito together with your requirements, tsaka syempre down payment. So yun lang mga paps yung proseso nila once na gusto nyo kumuha rito ng cash basis or installment basis na motor. So wag na natin patagalin, samahan nyo ako. Check natin itong mga repossessed motorcycle na meron sila rito. So ito nga mga paps, simulan natin dito sa Honda Beat 110Fi nila. Sa mga naghahanap ng pang service, gusto mo matipid sa gasolina, gusto mo nakapromo pagkakinash mo, ito mga paps. So itong Honda Beat na 110 nila, dating bentahan nila rito nasa 41,000. Pero ngayon ang good thing dito, naka-sale sila, kaya naging 38,000 pesos na lang. So nasa 3,000 din yung matitipid mo. Tapos kung tight yung budget mo, itong maganda rito, pwede ka rito maghulugan. Naka-zero down payment to, pero pagkakaalam ko, meron tong 2,500 pesos na cash out para sa transfer of ownership. Maganda yan, para hindi ka naman problema na ilipat sa pangalan mo yung motor once na natapos mong hulugan. Tapos monthly for 3 years, nasa 1,816 lang, pero ang good news dyan, may rebate mas sila na 500 pesos. So once na updated yung bayad mo, automatic to mga paps, may less na 500 pesos siya monthly. So papatak na lang ng nasa 1,316 ang babayaran mo kada buwan para dito sa Honda Beat nila. So ito mga paps, meron na siyang barcode dito. It means meron na siyang plate number. Medyo palitin nga lang yung gulong niya sa harapan, pero yung mga ganito naman, minor na naman yan. Tapos itong front fender niya, medyo dinikit na lang. And then dari sa kaha niya, walang basag yung lens niya. Okay pa naman, hindi nga lang siya ganun katingkad, pero walang dilaw. Pagdating sa mileage mga paps, hindi lang natin matcheck ha, since naka-digital panel to. So ito, inquire nyo na lang sa kanila para malaman nyo kung ilan na natakbo na Honda Beat. Pero ito sa presyo nito, panalo na yan. Tapos dito nga sa bandang dulo mga paps, may nakita ko ditong Suzuki Raider R150 na carb type. Sa mga naghahanap ng repossess na Raider, ito isang tumuhang solid pa to. So ito yung bentahan nila rito ng Raider mga paps. Dating nasa 76,000, pero ang good news dito, nag-sale sila, kaya naging 69,000 pesos na lang. So nasa 7,000 din yung madi-discount mo. Tapos kung hulugan, ganun pa rin, naka-zero down payment, pero may cash out yan. Monthly for 3 years, nasa 3,303 na lang, pero less 500 pa siya once na-updated yung bayad mo. So papatak na lang na nasa 2,803 for 3 years. Ayun mga paps, may makukuha ka ng Raider R150. Ayan yung itsura nyo. So pagdating sa condition ng Raider na to, ang alam ko rito, yung lens nito,
white tsaka may pagka bluish yung lens niya. So ito aftermarket na to. Tapos sa parts niya kompleto mga paps, meron pa siyang leg shield tsaka araro. Ayan yung itsura ng makina niya. And then pagdating sa gulong sa harapan, ito makapal pa pero aftermarket na. And then pagdating sa kaha mga paps, solid na solid pa yung kaha niya. Gulong niya sa likuran, makapal pa, tapos stock tire. Pagdating sa mileage mga paps, di lang natin to mache-check ha, since naka-digital panel to. So dating gawi, inquire nyo na lang sa kanila para malaman nyo kung ilan na natakbo. So ito sa mga nagharap na Raider, ayan, okay na rin to. Nasa 2.8 na lang yung monthly niya halos. Tapos pagdating dito sa bandang dulo, sa mga naghahanap ng Honda PCX 160 na combi brake version, ayan mga paps, meron sila rito. So ito yung bentahan nila rito na Honda PCX 160 na pearl white. Dating nasa 127,000 pesos yan, ayan o. Tapos ngayon nakapromo sila kay naging 116,000 na lang. Tapos kung tight yung budget mo, pwede kang maghulugan dito mga paps. Nasa 6,000 yung minimum down payment. Since yung mga ganitong unit kasi talagang mga high-end to. Kumbaga sa presyo nito mga bigatin na. Kaya meron silang 6,000 pesos na down payment. And then monthly niya for 3 years pumapatak na lang ng nasa 176 per day. So para malaman mo kung magkano yung monthly niya, i-times mo lang 176 times 30. So kung magkano yung magiging computation mo nun, ganun na lang papatak yung monthly installment mo para dito sa Honda PCX nila na 160. Issue nga lang napansin ko rito mga paps, itong kanyang headlight lens dito sa bandang dulo may basag. Ayan no. Tapos yung kulay niya nga lang, hindi na siya ganun kagandahan yung kulay niya. Tapos pagdating sa gulong, naka-stock tire yung gulong niya na makapal pa. Tingin ko dun sa bandang likod mga paps, makapal pa rin yan. Tingnan natin yung matcha-check natin. Ayun o. Makapal pa rin yung gulong niya sa bandang likod. Ayun yung itsura ng gilid niya. And then, combi brake version nga. Sa mileage mga paps, hindi lang natin makikita ha. Since naka-digital panel pa rin to. So, dating gawin na lang mga paps. Inquire nyo lang dyan sa contact number nila para maitanong nyo or malaman nyo kung ilan na natakbo ng Honda PCX nila na 160 na CBS version. So, ayun. Sa naghanap niyan mga paps, ayun. Meron sila rito. Tapos dito mga paps, sa mga naghahanap ng Honda EDB na 150, ito may nakita ko dito sa loob. Hindi lang natin mailabas dito kasi natakpan na siya ng mga unit. Ayan no, Honda EDB na 150 na color combination ng color black and red. So ito mababa na rin presyo nito eh. So sa EDB 150 nila, nagre-range na lang na nasa 105,000 yung bentahan. Tapos ayun no, naka zero down payment and then monthly niya for 3 years pumapatak ng nasa 169 per day. So i-times mo na lang ulit ito mga paps sa 169 times 30 para malaman mo kung magkano na lang magiging monthly installment mo for 3 years. So sa condition ng ADB 150 na ito ayun mga paps. So kompleto pa rin siya sa parts. Wala rin kabasag-basag yung side light lens niya. No? Napaka-solid. Sa mileage, hindi lang natin matcha-check mga paps since naka-digital panel to. So dating gawin, inquire nyo na lang. Tapos, ayan yung itsura ng gilid niya. Nakaano pa rin siya mga paps. Naka-stock shock na Showa. Ayan o. So, ito sa nagharap ng ADB 150. Ayan, ito mababa na cash. Ang gulong niya lang sa likuran, ito naka-aftermarket na siya. Kasi medyo may pagka-motor type yung gulong niya. So, tapos dito, meron ding Honda Click na 150. Kaya lang itong isa, may issue, may basag siya rito. Tapos, ayun, meron ditong Raider R150 na carb type. Itong isa, nasa 61,000 yung bentahan nila. Zero down payment, 3-4 monthly, less 500 pesos pa rin mga paps. So nasa 2,937 na lang monthly. Ayun yung itsura niya. So ayun yung mga unit dito sa bandang loob mga paps. Alright mga paps, share ko lang sa inyo itong 1xbet game kung naghahanap kayo ng online betting app. So ayun yung mga available game na meron sila. Kung bago ka lang dito, i-click mo lang itong registration dito sa bandang taas. Ayan. Tapos ilagay mo lang dyan yung mobile number mo. Tapos yung country. Tapos ilagay mo lang dito sa baba sa may promo code MOTOVLOG para magkaroon ka ng chance na manalo ng 7,000 pesos sa unang top up mo sa game. So yung download link dito nandiyan na sa may comment section. I-download mo na kung naghahanap ko ng pagkakitaan. And then dito sa bandang harapan, meron sila rito ang Suzuki Bergman Street na 125 color black. Yung bentahan nila rito nasa 65,000, zero down payment. Tapos papatak ng nasa 105 pesos yung per day na monthly installment niya. So kumpitin mo na lang 105 times 30 para malaman mo kung magkano na lang maging monthly mo para dito sa Bergman na to. Ayan yung itsura niya. Meron din silang smash dito mga paps. Kaya lang ito wala nakalagay na label eh. So ito inquire nyo na lang sa kanila ha. Karamihan ng mga unit dito sa may bandang harapan tsaka sa likuran mga walang nakalagay na label. Hindi ko lang sure kung nasa kanila yung price niyan or kahatak pa lang. Inquire nyo na lang sa kanila mga paps ha. Kasi ito nga, meron silang MIUI 125. Nasa 56 dati yung bentahan nila. Ngayon, nasa 51K na lang kasi naka-promo. So, nasa 5K din yung matitipid mo. Tapos pagulugan, 0 DV. Pero may 25 na cash out. Monthly for 3 years, nasa 24. Less 500 pesos. So, papatak na lang na nasa 1,962 monthly for
3 years ay may makukuha ka ng MIUI 125 dito. Ito yung lens niya mga paps, ayun, maganda pa yung lens niya. Meron na rin siyang plate number kasi may barcode na. Pagdating sa gulong sa harapan, stock tire, pero ayun, makapal pa naman mga paps. Pagdating sa kulay niya mga paps, ang ganda pa nung pagka matte blue niya, ayun oh. Tapos sa mileage, nasa 19,000. So ito hindi pa rin ito ganung kataasan. Pwede na rin to sa monthly niya, halos napalo na lang, nasa 1,962. Meron ka na makukuha ang MIUI 125. Meron din silang SkyDrive dito mga paps na FI. Kaya lang ito, wala rin nakalagay na presyo. Ayun yung itsura niya. Inquire nyo lang sa kanila mga paps ha. Or kung malapit kayo dito sa 13 Martires, pwede nyo sadyain ito mga paps para makita mo rin syempre ng actual ito mga unit nila. Meron silang Smash, color black. Ayun yung itsura niya. Meron uli rito Suzuki Smash mga paps. Kaya lang wala rin presyo. And then dito meron sila rito Honda Click na 125cc. Color parang pearl white ata ito na may pagkamat. Dating 75k, ngayon 68k na lang yung cash. Zero down, tapos 3 to monthly, less 500 pa rin. Ayan yung itsura ng Honda Click nila na 125. Sira nga lang itong front fender. Pero sa gulong, stock tire. And then the rest sa kaha, buo naman mga paps. Sa mileage, hindi lang uli natin ma-check since naka-digital panel to. So ayan mga paps, dalawa yung option nyo pagdating sa Click. Meron silang color matte na white. Tapos meron nga doon yung color black kanina na nasa 1.8 na lang yung monthly. And then dito sa side na to mga paps, dito mga pang business type na motor naman karamihan, TMX, tsaka meron dito Kawasaki Barako 175. Itong Barako na to mga paps, sa mga naghahanap ng literal na fresh na Kawasaki Barako 175, ito parang ito ata yung pinaka-fresh na Barako na nakita ko ngayon sa repo serie natin. Kaya lang wala akong nakalagay na price mga paps, inquire nyo na lang ha. So itong Barako nila, napakababa pa ng mileage, halos nasa 1,558 pa lang. Eto literal na parang kumuha ka ng brand new. Ayan yung itsura nyo. Kaya lang yun lang talaga mga paps eh. Walang nakalagay na presyo. Tingin ko kahatak pa lang. Inquire nyo lang sa kanila ha. Tapos dito meron kang option sa MIUI 125. Nasa 44k yung bentahan. Zero down payment. Tapos pumapatak ng 71 pesos na lang per day. Ayan may makuha ng MIUI 125. Itong sporty nila nasa 43k yung bentahan. Zero down payment. Tapos nasa 2,590 month installment. Ganun pa rin mga paps, less 500 pa rin yan. So nasa 2,090 na lang monthly. Ayan may makukuha ka ng MIUI Sporty. Tapos dito mga paps, meron silang YTX na 125. Nasa 38,000 yung bentahan, zero down payment. Papatak na lang ng 61 per day monthly niya for 3 years. I-times mo na lang 61 times 30 para malaman mo kung magkano lang magiging month installment mo para sa YTX nila. And then sa TMX 125, eto marami kayong pagpipilian. Meron dito tag 48,000 cash, zero down payment, tapos nasa 77 pesos per day. Ayan yung itsura. Tapos eto ganun pa rin, pares lang sila ng presyo, 48,000 din cash, 77k per day. Tapos dito, eto mas mura itong mga TMX dito sa bandang dulo. Etong isa may tag 44,000 cash, zero down payment, 25 monthly, less 500. So nasa 2012 na lang monthly. Meron dito tag 36,000 pesos cash price, zero down payment, 2,138 monthly, less 500. So nasa 1,638 na lang monthly nito. Tapos last option mo sa mga business type nila na Honda TMX, this one nasa 41,000 yung bentahan, zero down payment, 2,400 monthly, less 500. So nasa 1,900 to naman magiging monthly para dito sa TMX na to. So yung parts by parts mga paps, hindi lang natin napasadahan ha. Pero ayun nga, kagaya nung palagi ko sinasabi, once na ukuha kayo ng mga repossessed motorcycle, actually kahit hindi lang sa motor, basta di makina yan, syempre mas maganda na magsama tayo ng marunong tumingin or magsama tayo ng mekaniko para sure tayo na yung unit na makukuha natin ay walang issue. Alright, pagdating dito sa second layer, eto mga decambio, meron sila Honda RS 125, Honda Wave, tsaka Suzuki Raider J. Kaya lang mga paps, ito mga to, mga wala rin nakalagay na presyo. Pasensya na talaga, kaya lang wala talaga tayong magagawa. Kasi walang nakalagay na label. So ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ng unit yung meron dito. Ayan nga, meron pa rito Honda Wave 110 na Alpha. Meron din dito MIUI 125 na color magenta, kaya lang wala lang din itong nakalagay na price. Tapos dito last unit sa side na to, meron silang Beat 110 FI, this one. Nasa 47,000 cash price, zero down payment, tapos papatak na lang ng 76 pesos per day. And may makukuha ka ng Beat na color red. Ayun yung itsura niya mga papso. Tapos dun sa dulo meron pa rin. So pagdating naman dito sa third layer, ayan may mga Honda Beat pa rin. Kaya lang iba, wala rin nakalagay na label. Etong Beat na to mga papso, ito may presyo. This one nagra-range ng nasa 60,000 yung bentahan nila. 0 DP,
Tapos papatak ng nasa 96 pesos per day, ayun yung itsura niya. Etong isa na to, ang ganda pa ng kulay nyo. Solid pa, napaka-detalyado pa ng pintura niya. Wala rin banga sa kaha niya, mga paps. Wala nga lang ano, engine cover doon. Pero to minor na naman yan. Kung okay makina, pwede na rin yan. Tapos meron dito ang Kimco Visa R110, kaya lang wala rin presyo. Meron uling Wave na Alpha, kaya lang ito medyo mataas pa. Nasa 38,000 yung bentahan nila. Zero down, 1.8 monthly, less 500. So nasa 1.347 monthly for 3 years para dito. Sa mileage, baba pa pala ng mileage niya, nasa 12,000 lang. Ito halos kumuha ka na rin ng bago kung kukunin mo siya kasi baba nung natakbo eh. May Smash, tapos dun sa bandang likod, merong Mio, Smash, Beat, tsaka Smash ulit. Kaya alam, mawalang presyo mga paps, inquire nyo na lang ha. So, ayan ang mga paps, lahat ng available Reposes Motorcycle dito sa branch nila sa Repo Warehouse ng Motor Trade dito sa Tres y Martires, Cavite. So, ayan mga paps, na-check na natin itong mga available Reposes Motorcycle dito sa Motor Trade Repo Warehouse dito sa Tres y Martires, Cavite. Kung naghanap kayo mga paps ng mga Reposes Motorcycle, hopefully itong video na to nakatulong sa inyo para na mahanap mo yung inanap mong unit. And ayun nga pala mga paps, kung bago ka lang dito sa ating Facebook page tsaka YouTube channel, please don't forget to click, like, subscribe, and syempre, i-follow mo na rin to keep you updated para sa mga susunod na Reposere vlog natin. Ilang mga bossing, thank you for watching.